Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo nakikibahagi para po sa mga bagong mananampalataya at sa mga bagong kasapi ng Independent Full Gospel Church, na kung saan tayo ay nagla-live para po ibahagi ang salita ng Diyos. Pagbati muna sa lahat ng mga taga-subaybay ng Elohim Channel of Blessings, sa mga pastor, sa mga bishop, and faithful ministers. Pagpalain po kayo ng Diyos. Tuloy-tuloy lang po tayo mag-usap sa salita ng Panginoon. Kung may mga tanong kayo, comment, magsulat lang po kayo at i-comment nyo lang po dito sa channel na po. Ito po ang ating panibagong paksa para sa channel ng Elohim. Ang salita ng Diyos ay dapat paniwalaan mo. Kari ng Panginoon. Yan po, sa picture natin, mga sasaksihan ninyo, ang ilan natin mga kasama na nag-graduate sa ating sa Elohim Theological Academy at sa tinatawag din natin mga doctors natin, pastors, kasama si Bishop Joel Monser sa Covenant School of Ministry and Divinity. Andyan din po pagkitipo ko sa Quezon City ng mga bagong estudyante sa Academy at punti sa Itogon, sa Baguio at sa Batangas ng mga estudyante natin at ilang mga ordination of bishops, pastors sa Nueva Ecija po. Marami na po tayong mga kaganapan sa channel na to at gusto namin kayo maging bahagi po nito. At itong Elohim Channel na dinidiscuss na rin ilang module. Hindi po tayo nagkikita-kita sa klase, sa academy. Ito po ang inyong titingnan, yung ating House Church Operation Evangelism Module. Dito na po natin kukunin siya. No? Ayan po, ang salita ng Diyos ay katotohanan, tinatawag na aklat, pumaklat. At nandyan, sabi nga sa John 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Yan, nakita niyo naman. Ang Bible, sa pinakamataas dyan sa bundok at mga libro sa sanlibutan ay sumusunod lamang sa kanya. Merong pagkakaisa ang pagkakasulat at angkop sa bawat panahon. Yung unity and consistency of writing, 66 books, library, by 30 to 40 authors po, over 1,500 years ang pagkakasulat in 3 languages, Hebrew, Aramaic, and Greek, in different style and different subject. Kaya tingnan niyo po ang ating library dyan. At dito makikita niyo rin ang ilang pagkakaklas ng Bible. Archaeology proves the accuracy of the Bible from Dead Sea, from the Judean wilderness. Yan, makikita nyo po. Yan, nasa liksik ang iba't ibang mga scroll ng Bible. Yan sa Qumran caves, mga sumulat ng mga propeta, mga servant of God, ay dyan po sila nag-focus ng pagsusulat dahil sila'y kinakausap ng Panginoon. At yan yung mapa ng Israel na kung saan ay binibigyan din ang lugar ng Qumran, malapit siya sa Dead Sea area. Mapa sa Israel yan, makikita ang Qumran cave sa tabi ng Dead Sea. So dyan na po nag-ikot ang ating mga prophets, apostles, kung saan ay sulat ang sulat at salita ng Diyos para sa ating. And then din yung ilang excavated ruins of Qumran caves and scrolls dyan po natagpuan yan sa loob. At alam nyo, matalino ang ating mga propeta, tinago nyo na sa banga, sa mga jar ang manuscript o scroll ng salita ng Panginoon. Yan, nakikita nyo sa ilang ating drawing, meron kayo nakikita ang scroll jar at ilang kuweba sa Qumran. Dito rin ay pinapakita natin yung natagpuan sa scroll jar na kung saan ay meron siyang ilang libro ng Book of Isaiah.
nakabalot po yan at naisulat po yan mabuti ng ating mga propeta. Kaya nakasulat siya sa Hebrew. Okay? At ilan dyan ay sa Aramaic. Kaya po yan ay ginantayan ng Diyos na huwag mawala at masira upang makarating sa atin. At sabi ko nga rito, nakita ito sa Scroll. At ito rin ng Scroll of 41 Psalms, no? Yan ay nakita rin doon sa mga ilang kuweba. Patunay na ang Diyos ay nangusap sa ating mga servant of God. At kaya naman po tayo ay huwag mag-alinlangan sa salita ng Panginoon. At sabi nga ni Brooke Liggett Ward, oh, praise to the Father, praise to the Son, and praise to the Spirit. Dahil totoo naman po, mahal na mahal tayo ng Diyos. Niligtas tayo at dinaan tayo sa mga kasulatan niya. Gaya tulad kay Book of Isaiah, yan yung ilang portion ng kanyang pagkakasulat. At yun din Book of Enoch, yan ay dapat din natin paniwalaan. At sa mga nag-aalinlangan sa libro na yan, ay lagay nilang po ang katanungan. Pag-usapan po natin ang Book of Enoch. Bakit siya dapat paniwalaan? At sa inyong level, bakit hindi niyo siya pinaniniwalaan? Eh, magtalakayan tayo. Huwag mo tayong magsasabi lang hindi totoo. Kailangan may ebidensya tayo sa lahat ng ating sinasabi. No, may mga religious ayaw paniwalaan yan. So, ang hirap naman, ang kanyang ebidensya, eh sabi lang yung mga nag-aral daw sa malalaki simbahan. Hindi pwede ganun. Kailangan may proof tayo na yan ay hindi galing sa Diyos. Pero kung galing naman sa Diyos, ay pansinin po natin. At ito pa, ilang pa testimonya sa list of messianic prophecies na yan. Ayan mo, scroll ni Isaiah, makikita niyo dyan. Ano, inaaral niya ang salita ng Panginoon. At andyan, ito nga, yung ilang testimonya yan. Basahin po natin yung Masoretic text. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. And with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. And we have turned away. To his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. So yan, nakita yan. At pag binasa niyo sa Dead Sea text, yung natagpuan din doon, yan din siya pareho. And he is wounded for transgression. Binabanggit po din ang ating Panginoon sa Kristo. Siya po yan. Si Jesus po ang binabanggit dyan. Kaya yung mga nagpo-profess na sila Kristo, at wala naman kayong ebidensya na pinagbabatayan kayo ang Messiah, eh magsitigil na kayo, ha? Dahil wala naman po talagang iba ng tagapagligtas baliban sa ating Panginoon sa Kristo. Ha? Lalabas lang kayo mga bulaang Kristo at nakikibahagi lang kayo sa uling araw. Ano po? Eh dito po, makikita nyo ilang picture natin sa ating mga kasamang nagbabible study, nag-aaral na salita ng Diyos. Ayan, no? Nag-aawitan po yan. Mamaya, papakita po natin yan, ha? At tingnan muna natin ang ilang advice natin dito sa ating kasunod nyo, no? Ay, sinasabi po namin, mahalaga ang lihan ng Diyos ay binabasa natin o ito ay binibigyan natin ng pansin dahil ang salita ng Diyos ay nagpapaalala na tayo kanyang mahal na mahal at kaya naman pinadala niya si Jesus para tayo ay iligtas. Kaya naman sa lahat po na nag-aalinlangan sa ating Panginoon ay kayo po ay magbasa ng Biblia araw-araw. Yan po ang may mga katanungan kayo. Pwede po tayo mag-usap-usap. Ligyan niyo lang ng comment, no? Mag-comment po kayo rito. Diyan yung mga telepon natin. Nandito ang ating YouTube channel. No? Mag-usap po tayo para matanggal lahat ang alinlangan niyo sa salita ng Diyos. Tanong na dapat sagutin. No, ito po. Ang Book of Jasher ba? Book of Enoch? Ay dapat bang paniwalaan? Anong opinion mo?
write your comments, please. No? Thanks and God bless you. Yan. So, yan po ang ating dapat paniwalaan. Ano ang opinion mo, ha? Dito, papakita natin ang ilang pag-aaral sa salita ng Diyos. Yan. Yan. Yan, medyo ano. Ganyan po, no? Nagkakaroon ng talakayan, palakpakan, salita ng Diyos. At ang ating mga kasama po, yan, medyo hapon na po yan ng Linggo. At medyo kasama pa kami sa lockdown dyan. Ewan ko lang kung ilan na nakatanggap na ayuda dyan. Pero mahalata nyo, ha? Yung malakas pumalakpak, ayan. Mukhang siya ang marami natanggap na blessing sa Panginoon, ha? Ito po ang ating nanay, andyan. At gusto po namin na ipakita sa inyo na ganyan po ang proseso ng pag-aaral ng salita ng Diyos. May awitan, no? Nakakantaan tayo muna sa Panginoon at binibigyan natin papuri at parangal ang ating ang presensya ng Panginoon sa mga sandali na, no? At kung kayo po ay may katanungan ukol sa proseso ng house church operation, pwede po tayo mag-usap-usap. Ayan po ang kagandaan na yan, no? Yung ating operation na yan sa mga simbahan po. Kaya minsan, hindi nyo nakikita ang mga manggagawa ng Panginoon, mga pastos. Bahay-bahay po kasi ang operation. Hindi po sila pabor din sa malaking simbahan. Pero kung may corporate gathering, pwede po yan. Kailang hindi po namin ambisyon ang lalaking building, dahil ang Book of Acts ay nagsasagawa sa bahay-bahay ng kanilang gawain. Even Paul, no, sa Acts 28:30-31, sabi doon, umupa siya ng bahay at doon nag-uusap sila ng salita ng Diyos. At pinag-aaralan nila ang salita ng Panginoon sa bahay na inupahan ni Pablo, at lumawak ang salita ng Diyos sa lugar ng Roma. Kaya nakita niyo si Pablo po ang nakarating doon at nag-concentrate sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, ha? Hindi yung nakakagusta natin, si Pedro daw ang nauna doon. Hindi po totoo yun. Si Pablo ang nagbukas ng iglesia doon sa Roma. At doon pa nga siya tumira ng 2 taon ayon sa Acts 28. Ayan yung ating mga kasama, no? Kaya at sila ay nag-aawitan, nagpupuri sa salita ng Panginoon. I-press natin ang konti. Yan, nagkakaroon din ng worship. Oh. Yan, no? Maski 2 o 3 lang po ay pwede na kayo mag-worship sa Panginoon. Dahil sa Matthew 18:20, where 2 or 3 gather in His name, I am in the midst of them, sabi ni Jesus Christ. Kaya tayo po ay huwag mahihiyang mag-conduct ng gawain, no? Maski 2, 3, 4 kayo, magsimula kayo. Yan, kasama pa nga namin sa si Gab, yung masipag na batang dumadalo sa aming Bible study. Yan, ha? Masipag din po, balakpak yan, ha? Okay. Pagkatapos po niyan, ay meron kaming konti ring yan. Yan. Nakikita nyo, kami ay nagkakasayahan na. So, meron din joyful song. Hindi lang yan puro greetings o opening
prayer, no? Sila rin ay tuwang-tuwang nag-aawitan sa Panginoon. Pagkatapos po niyan, mag-uusap na po kami sa yan. So, ganyan kasaya ang mga bahay-bahay na gawain. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya masaya. May may dumarating, to'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya masaya. May may dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya masaya. Ayan, masaya po kami. Ayan, ayan. So, nag-happy praise, nag-worship po tayo, ha? Ayan. Kaya makikita niyo po, kung kayo ay may mahalagang tanong sa salita ng Diyos, huwag niyo lang po kakalimutan. Narito, inuulit-ulit natin ang ating mga contact number at kayo po ay mag-comment para po dito sa gawain ito at sa ating pinipresent na to. Ayan po, no? Diyan, masasaksihan nyo rin, meron tayong ilang aral ng salita ng Diyos, no? At tingnan nyo po. Ayan. Ayan, diba? So, mag-uusapin kami. Tingnan niyo po, ha? Ang Jesus ay suma sa Diyos. Ayan. At si Jesus ay Diyos. So, yan, binibitel po namin yung salita ng Diyos dyan. Lahat ng kasulatan ay tinabayan. Yan, kung bakit dapat paniwalaan ang salita ng Diyos. Lahat ng kasulatan ay ginabayan, pinasihan ng Diyos. Nakasamaan o nakabutihan? Yan, ha? Kaya ito galing sa Diyos. So, ano po? Ulit-ulitin natin, ha? May tanong po kayo. Pwede po kayong maglagay ng mga question dito. At the same time, i-like nyo na rin at subscribe itong ating channel na ito, no? Sige, tuloy po natin. Yung tinatalakay natin dito sa bahay-bahay na Bible study. Puntahan natin dito sa area na malapit tayong mag-usa. Yan. Yung tao nito hindi ordinaryong tao. Ang mga tao na sulat nito ay ginagamayang tao ng Espiritu Santo. Kaya mayroong kabanalang dala dahil may banal na Espiritu. Yung tao ordinaryong magsusulat, libro labas, lalagay lang sa right kami, pero walang kabanalan. Ito, sa dinami-dami ng libro sa buong mundo, ito ang pinakamabiling libro. Bible. Bakit? Dahil nakita nila, hindi tao magbigla. Ang tao ay ginamit lang, pero ang Espiritu Santo ang nag-alabot. Meron na porke na. Yan. Pasukin daw yan, ikaw doon, maglalakad
So, medyo umaabot kami ng 30 minutes sa talakayan ng salita ng Diyos. Kaya kayo po na interesado rin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Taga-tagalan ng konti. At tapos yan, magkakaroon na kami ng commitment sa pinag-aralan namin sa salita ng Panginoon na dapat paniwala natin ang salita ng Diyos. No? At ang naging conclusion namin dyan, yung Roma 10:17, no? Na tayo, kaya nanghihina sa pananampalataya, ay mahina ang pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Iyon. Ayan, ha? Nagkakaroon ng encouragement dyan, no? Nagkakaroon ng encouragement dyan. Ano pa, oh? At hanggang sa huli yan, ay puro salita ng Diyos ang talakayan dyan. Diba? Ayan. So, siguro, lagyan natin na ending itong area na to para makita nyo paano tayo nagkakaroon ng salita ng Diyos. Tingnan nyo, paano namin tinatanong, kinakausap, nagdi-discussionan. Moderation lang, moderation. Hindi siya i-control ng isang tao lang. Nag-uusap-usap. Dine-discuss namin lang sample ng hindi naniniwala o hindi nagpapasalamat sa mga biyaya ng Panginoon, no? Marami pong nangyayari sa ating biyaya. Okay? At yan. At nagkaroon na lang tayo ng closing prayer. Yan. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos ay sumasakit. Ang kabutihan ng Diyos ay sumasakit. Parang pagpalaya mo kami sa lahat ng aming yan. Nakita nyo, nagkakaroon na lang ng conclusion. Yan. 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 So, napansin niyo, no? Nagkaroon tayo ng conclusion. Yes. Yan po ang patunay na ang salita ng Diyos ay dapat natin panawalaan. Kaya na tayo ay nag-iimbita sa inyo lagi. Ito po ang ating conclusion. Mahalaga ang liham ng Diyos ay binabasa natin ito. Ito ang salita ng Diyos. Magbasa po tayo ng Biblia araw-araw. May mga Bible question po kayo, sabihin nyo lang po, pag-uusapan po natin. Ayan po ang ating cell phone number, Facebook, Facebook, no? At kumita na kayo sa Book of Jasher and Book of Enoch, sabay dapat paniwalaan, bigyan nyo kami ng inyong opinion at pag-uusapan po natin. Write your comments, please. Thanks and God bless you, no? Basta itong Elohim channel ito, nag-iimbita sa inyo na tayo maglingkod, magpuri, magsamba sa ating Panginoon, the Father, the Son, and the Holy Spirit. No? Sila ang ating kinikilalang Diyos, the Godhead. At tayo lahat ay sumamba at maglingkod pasok nila. Pagpalaan po tayo ng Panginoon, please subscribe. Please like this Elohim channel. God bless you po mga kapatid. Pagpalain tayo sa lahat ng ating ginagawa. Kiel, Gadol, Adonai. Sa inyo pong lahat. God is great and our Elohim is great God. Pagpalain po kayo. Amen.